Welcome to my vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po sa aking channel para lagi kang updated sa aking vlogs. Hello guys! Ngayon pong araw ay magugupit tayo na kuko. Yung anak ko ay nag-request, gusto rin niya pong magpagupit sa akin. Sabi ko nga, bahala ka ikaw, baka magsisik ka. Yan, umpisa na natin guys. Para makatipid tayo. Tayo na lang ang mag-experiment kung paano mag-gupit ng buhok. Pero marunong talaga akong mag-gupit ng buhok, guys. Ay, hindi ko lang masyado natututukan. Puro manicure lang ako. Minsan, naghihilot na rin. Yan, umpisa na natin. Ay, naku guys. Napakapuro ng gunting na kulay itim na ito. Kaloka. Pinagtiisa na lang. Sige lang. Gupit lang ng gupit. Pinagtiisan talaga ni Madam Ingron yung gunting na napaka-purul. Yan. Lipat ka muna, be. Kasi hindi masyadong makita sa camera. Gusto niya magpagupit kasi nga daw. Sobrang init na. Nakaraan pa sa akin nagpapagupit yan. Hindi ko lang siya magupitan. Kasi marami akong ginagawa. Ayan. Pahinga mo na kaunti. Gupit-gupit mo na. Ayan na. Puti pa yung red na gunting. Matalas. Yung anak ko guys. Walang ibang nagugupit yan. Since na inanak ko yan. Ako lang ang nagugupit sa buhok niya. Para tipid na rin. Medyo natututo na rin ako sa kanya. Yan. Nagre-reklamo siya. Ayaw niya na masyadong maisi. Tama lang daw. Wala tayong mga gamit. Wala tayong patungan. Kaya, ayan. Sa likuran na lang. Wala rin panglagay sa likuran. Mano-mano lang talaga. Napakasungit pa ng aking ginugupitan. Libre na nga. Masungit pa. Yan, sige. Gupit lang. Nagagalit pa yung aking anak. Tignan daw niya mamaya. Tama yung sinasabi niyang gupit ko. Na. Reklamo na reklamo yung aking anak. Ang tagal daw. Kala niya madali lang magbupit ng buho. Libre na nga. Galit pa siya. Kaloka. Hirap din magbupit guys ha. Magkamali ka. Tegan na yung magbupit sa'yo. Char. Pagod na nga si Madam Ingram yan. Kanina pa siya nag-umpisa maglinis ang bahay. Kanina pa, nagmamaktol yung aking anak. Kupitan ko na raw siya. Ang init-init. Ayan na nga, pinagbigyan na siya ni Madam Ingram. Ginupitan na siya ng buhok. Para hindi na magreklamo. Anong araw ngayon guys? Martes.
last week pa yan nagpapagupit sa akin ang kuko. Hindi ko siya maintindi, hindi ko siya maasikaso. Kasi si Madam Ingron, araw-araw na sa trabaho. Alam nyo naman, kailangan natin mag-work para sa aking mag-ama. Walang ibang tutulong, hindi ang sarili lang. Kaya pati paggupit ng buhok, tipid-tipid lang. Eh, marunong din naman ako. Kaya ako na lang ang naggupit. Nakaupo na lang yung anak ko. Ala, sige pa siya, reklamo. Natatagalan siya sa paggupit ko. Eh, alam nyo guys, isang taon na rin ako hindi nakapaggupit ng buhok. Kaya medyo hindi na ako sanay. Ayan, saglit na lang anak. Natapos din tayo. Kulit-kulit. Mama, bilis naman na mag-gupit ng buhok. Gusto niya na makita ko yung resulta. Ayan na nga. Konting taste na lang. Malalapit na matapos. Wala kasing gamit kaya ayan na lang. Suklay at gunting lang. At pang-ipid sa buhok. Ipit nga ni Madam Ingron yun eh. Eh, wala tayong gamit, kaya, ayan na lang. Man-man na lang tayo, guys. Dati rin, guys, no, kasagsagan ng pandemic, walang pwedeng mapaggupitan ng buhok. Pati buhok ng asawa ko, ako na gumugupit, manumano lang din. Gunting at suklay lang. Ayan, tuwan-tuwa na siya. Sabi niya, yes, mama, malapit na matapos yung buhok ko. Excited na ako makita yung resulta. Ang likot-likot niya. Gusto niya talaga makita na. Gusto na nang tumayo eh. Sabi ko, nagmamadali ka eh. Wala ka namang lakad, char. Napakahaba kasi ng buhok. Ang hirap kupitan yung mga sobrang haba ng buhok. Parang aabot na hanggang langit. Puti pala yung pulang gunting. Sinama ko rin. Hindi, tatakbo pa ako at maghahanap kung nasaan ko na ilagay. Sobrang ba naman purol ng ano, gunting na itim? Matuwan-tuwa na yung anak ko. Matatapos na lang siya. Mama, bilisan mo na. Gusto ko na makita kung hanggang saan yung ginupit mo. Si Madam Ingrid, tumataba ng uso sa sobrang pagod sa trabaho. Kaya ikain na lang na ikain. Hanggat may makakain, sige lang. Talaga itong ano ko na to, customer ko na to, nagmamadali na. Kunting tiis na lang, malapit na matapos.
Wala kasi lagay ng gunting, guys. Doon ko nilagay sa likod. Meron kasi yung patungan doon. Tawa ng tawa yung anak ko. Nagmamadali siya. Yes, mama. Malapit na. Ingay na asawa ko. Excited na siya. Hindi siya makapag-antay. Gusto na niya makita yung buhok niya. Kung may natira pa ba siyang buhok o wala na. Ang hirap talaga pag walang mga pang clip-clip sa buhok. Sasabay-sabay lahat sila. Naninigas na siya. Naninigas na sa kakaantay. Madali-madali na siya. Ay, ang bata nga naman. Lagi nagmamadali. Kala lang niya, biro lang ang magupit ng buhok, ah. Mahirap din kayo, lalo na kapag wala ka namang gamit. Wala na kasi yung mga gamit ko, guys. Nahingi na. Sino-sino na lang hingi. Kaya ngayon, pag pagupit yung anak ko sa akin, wala talaga akong gamit. Yung gunting na yun, gunting ko pa yun sa cartoon. Hindi talaga yung gunting ng buhok. Walang choice. Yan na lang. Malapit na matapos. Yan na. Gusto rin ang anak ko. Bukod sa ginupitan. Gusto niya pang ipantay sa likod yan. Ako, napakarami talaga niyang arte. Para ng momo. Parang si Sadak. Wow. Ayaw magpakita sa camera. Nahihiya daw siya. Ayaw magpakita. Nagagalit. Nahiya daw sa camera. Anak ko yan, guys. Nag-iisa lang siya. Wow, ang ganda ng gupit ng anak ko. Ang tagal niyang pinatubo yung buhok na yan. 2 years. Sabi niya, mama, gusto mo na magpagupit ng buhok. Ang init-init na talaga. Ang sama ng mukha. Nagagalit. Ayaw yung pakita sa camera.
May mga gusto kong panggupitan sa lagyan. Gusto ko yung medyo diretso siya ng kaunti na may design. Yan mga, gusto ko pa sa lagyan medyo pantayin mo ng kaunti tapos may design na siya. Daming arte, no? Siya na nga nagpapagupit. Dami pang ano, gusto. Inupito na nga, gusto pa may straight-straight pa sa likuran. Ayan na nga guys, gupitan na natin. Gusto niya raw may design, pero medyo pantay sa likod. Alam ang tawag sa gupit na yun? Kaloka tong anak ko na to. Sabi niya, mama ha, gusto ko, ano yan ha, diretsyong-diretsyo yan. Ayoko na may lagpas-lagpas ha. O, diba? Masyadong perfection isang anak ko. Siya na nga nagpapagupit. Black? Ayan na po. Madam, ano, Madam Inay. Malapit na pong matapos ang inyong hair. Na kanina pa nagmamadali. Gustong-gusto na niya makita sa salamin ang kanyang mukha. Kung may pinagbago raw. Baka naging kamukha na niya si Aliana, asawa ni Cardo. Ayan na, be. Malapit na matapos ang iyong buhok. Mukhang wala nang natira. Charot lang. Dumidikit yung ano. Damit niya dun sa gunting. Kaya medyo nahirapan si Madam Ingram. Napantay ng gusto yan, hila-hila na lang tayo ng damit para sumunod ang buhok. Ayan nga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po huwag niyo pakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko. Ingat po kayo lahat. God bless po.